Yo mga sir, kamusta? Diyo Santissima, unang lalaban sa title fight. Unang beses din lalaban sa labas ng bansa. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung ngayon ka palang napadpad sa akin channel, ay huwag mo naman kalimutang mag-like at subscribe. Well, napakagandang oportunidad nga po ito para sa 23 years old na si Geyo Tupa Santissima para masubukan ang kakayahan na hinubog ng ala para sa kanya. Ang ating kababayan nga po ay agad tinanggap ang hamon na makalaban si Emmanuel Navarrete sa isang title fights dahil napakadalang po nito para sa mga ala boxer. Bakit po si Geyo Santissima at hindi ang number 1 contender na isa din nating kababayan na si Prince Albert Pagara ang nilabanan ni Emmanuel Navarrete? Dahil ang utos nga po sa kanya ay labanan ang available sa kanyang division. Dahil ang order nga po sa kanya ay 4 na laban sa taong 2020. Masasabi ko pong napakapalad ni Geyo Santissima dahil mararanasan ng lumaban sa labas ng bansa at magkakaroon na siya ng kalabang halimaw, mamaw, hayop sa abilidad na si Emmanuel Navarrete. Para po sa hindi nakakilala kay Navarrete, meron po itong 30 wins, 26 knockouts at isang talo lang. Hindi basta-basta ang nakakalaban at talagang merong mga ibubugang nakakalaban ito. Ang magaling nga po at technical na si Isaac Dogbe ay hindi umubra. At ang tumalo po sa number 1 contender ni Navarrete na si Cesar Juarez na kilala nating matigas at may puso, hindi maalam umayaw sa laban, nilambog nga po si Pagara. Pero binugbog lang ni Dogbe si Cesar Juarez na tinalo naman ng 2 beses ni Navarrete. Kung paikot-ikutin nga po natin ang mga nangyayari, ay talagang masasabi kong dihado talaga si Santissima. Bukod po sa number 5 contender lang ito, ang laban po ni Emmanuel Navarrete at Geyo Santissima ay kasama sa undercard ni Tyson Fury at Deontay Wilder. Kung may panalo po ng ating kababayan, ay siguradong instant celebrity po agad si Geyo Santissima dahil kilala talaga si Navarrete sa iba't ibang bansa. Isa pa, pay-per-view po ang laban, dun pa lang panalo na si Santissima. Bagkos na bumatikos, suportahan natin ang ating kalahi bago musga, antayin ang resulta. Nasubaybayan ko rin ang laban ni Geyo Santissima. Ang 2 talo nito ay nanggaling sa una at pang-4 na laban. Ngayon nga ay medyo hasana si Geyo Santissima. Subok na din ang stamina, may suntok din na kayang magpatumba sa halimaw na si Navarrete. Kung hindi man makalusot si Geyo Santissima, meron pa naman tayong number 1 contender na posibilidad na makalaban ni Navarrete, si Prince Albert Pagara, na alam naman nating merong kakayahan, medyo mayabang pero may napatunayan na. Isa pa, napakaganda nga pong experience nito kay Geyo Santissima na makalaban agad ang halimaw na si Navarrete. Yo, hanggang dito na lang po muna mga sir. Millionaire TV nga po pala. At muli, salamat.